Guys, back to Pits Motovlog channel, no guys. So for today's vlog, magta-troubleshoot tayo or magre-replace tayo nito combination switch ng Mitsubishi Adventure. So ano ba yung mga nagiging problem pag sira to, o paano natin malalaman kung sira to? So guys, may instance na minsan wala akong high beam. So minsan naman wala akong low beam. So papalit-palit lang yung problema. Pero paano ko nalaman na ito yung problem? So pag in-on ko yung headlight ngayon. Ngayon nagsabay na siya, no? So on ko. Pag yan yung pag. So ito yung park light. Pag isang click pa, yan na yung headlight. So yan. Naglagay ako ng reflectorize dun sa harap para makita niyo kung may umilaw. So wala akong high beam. So yan. Wala akong low beam. Wala rin akong low high beam, so walang high, walang low. So ayaw niya na rin, actually ayaw niya na rin kumlik sa high eh. Ayan, oh, pag pinindot ko siya, bumabalik na siya sa low. So pero meron lang siyang pass light. So umaandar yung pass light niya. Kung makikita niya doon sa reflectorize, kakalapitin ko yung passing light. So ayan, umaandar yung headlight natin. So hindi na ako nag-troubleshoot pa kung saan-saan kasi alam ko maandar yung headlight. So common issue yan ng Adventure. So pati ng mga L300 kasi common lang nila tong switch na to. Yan, common lang nila yan. So palitan natin ngayon. Naka-order ako sa Shopee. Galing pa ng China. So kasi ang replacement nito sa Auto Supply is mga nasa 1,000 to 1,200. So naka-order ko lang po ng 700 pesos sa Shopee. So papakita ko na lang yung link. Ayan. Parehas lang naman siya. Ang original price nito ng ano nito, pagka yung original yung OEM is around 3,500 sa Mitsubishi. So samahan nyo ako, palitan natin guys. So ang tatanggalin lang naman dito is ito, panel dito sa instrument panel ng cage para mahugot tong buhon to para magkaka-access tayo dito sa cowling ng manibela. Tapos tatanggalin na rin natin to, tong ilalim. Ang nakikita nyo tong may ilaw ng alarm na to. So tatanggalin natin yan. Dalawang tornilyo lang yan sa ilalim. Tapos tatanggalin natin din tong sa ilalim na panel ng manibela o yung sa kinakapitan ng susian. So let's go. So yan guys, natanggal ko na yung mga tornilyo, dalawa dyan sa ibabaw sa gauge panel. So bubunutin na lang natin yan. Yan. Tapos para ma-access natin to, para makuha natin pati yung dalawang tornilyo dun sa ilalim, tatanggalin to. So naluwagan ko na rin yung mga tornilyo yan. So yan. Ito pa yung dalawang extra tornilyo dyan sa ilalim. Bali, apat lahat dyan. Ito yung isa. Tapos para matanggal tong sa ibabaw, ito. Isang tornilyo lang yan dito. Nasa ilalim din siya. So sobrang dami guys. Ilinisan natin namin yan. So yun. Binisin na lang natin yan. Tapos itong sa ibabaw. Last ito. So yun. Ma-access na natin itong combination switch. So, meron lang yung dalawang screw. So dito sa ibabaw. Tsaka dito sa ilalim. So naluwagan na pala yung screw dun.
So tanggalin ko na lang to. So tanggalin na yung dalawang screw, wala na rin yung nandito. Ubunutin na lang yan. Tapos ayan na yung mga pigtail, yung mga socket. So kung papansinin natin, meron siyang parang so ito yung luma guys. Ayan, parang meron siyang burn dito. Possible na yun yung dahilan kung bakit hindi na siya umaandar. Tapos ito na yung bago natin. So palitan natin guys. Let's do it. So guys, nakabit ko na. So testingin muna natin, no? Nakabit ko na yung socket. So turn on natin. So yung one click nito, park light. So na ganyan, park light. Yung pangalawa, headlight. So kung mapapansin nyo doon, ayun na guys, meron na siya. So yan yung lobing. So at least umaandar na siya. Pwede na nating ibalik yung lahat ng cowling. So lilinisan ko muna tapos ibabalik ko. So ito guys, nahugasan ko na yung mga plastic panels natin. So install na natin. Balik na natin yung mga panel. Unahin natin yung dito sa bottom part ng ating manibela. Sunod natin tong top cover. So meron lang tong isang tornilyo dito kasi isa lang yung kanyang clip. Tapos yung dalawa, either kahit saan ka na magsimula. Nalagay na ito, magkakamukha na yung ating panel. So last ito, huwag nung kalimutan yung sa alarm sa para sa ilaw ng alarm. Nakasulat lang yan dyan. Tapos dalawang screw sa ilalim. That's it guys. So konti punas na lang para naman magmukhang disyente yung ating instrument panel. So titestin natin yan. Start ko yung makina kasi mainit dito sa loob guys. Aircon tayo. Ayan natin, aircon tayo, mainit eh. So on ko yung ating fog light or ating park light yan sa panel. So open natin yung low
low beam. Nakita niyo siya, meron na siya doon. Medyo maliwanag pa kaya hindi natin masyadong kita. So set natin sa high beam. Yan. So naglo-lock na yung high beam, no guys. Kanina kasi kahit anong pindot natin, wala lang. So pag na-encounter niyo yung ganun guys, common problem yan ng adventure. Huwag na kayong mag-troubleshoot pa dun sa mga fuse, sa mga... Once na nakita nyo tong video na to, may idea na kayo kung ano yung gagalawin nyo. Then, testing natin yung mga signal light. So, pagliliko tayo. Then, ibabalik natin. Dapat, yun, nawala. Diba? Turn right naman. Liko tayo sa kanan. Pag bumalik, yun, bibitaw. So, ganun lang guys. Yun lang naman ang function nito. Tapos syempre yung passing light. So yan, yun yung passing light nya. So all good na tayo. Tapos na yung ating installation at naipaliwanag ko naman siguro. So by the way, yung masira natin na to, replacement din sya. Months lang ang tinagal nya guys. So siguro after nito, kung masira pa to, kasi Shopee ko na lang to na order yung kinabit natin, I will go for the original one sa genuine parts na. Medyo pricey kasi 3.5, pero kung hindi tatagal yung replacement, I recommend na isang gastos na lang. O doon na tayo sa OEM, sa genuine parts. So yun lang guys muna ngayon. Sana may natutunan kayo sa video natin. So hindi na kayo kailangan mag troubleshoot guys ng headlight, ng fuses. Once na napanood nyo to, nakita nyo nag-on yung pass light nyo. So expected nyo dito yan sa combination switch. Sabihin nyo lang naman yan sa auto supply, combination switch ng adventure, alam na nila yan. So sukat na yan sa mga L300, sa ano, alam na nila yan guys. So ang maraming salamat sa panonood guys. Sana may natutunan kayo sa ating unting video. So drive safe and keep safe na rin mga